Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. At ako po si Diego, ang guest host for today's episode. Super excited na makasama kayo ulit. At ako naman si Diane, ang bago nyong kasama for this week's show. Salamat Waynes sa pag-imbenta mo sa akin. Masusubukan natin ang aking Tagalog ngayon. Welcome Diane sa Radyo Migrante! Sige, samahan niyo kami sa ating episode 39 ngayong December 10, 2023. Ginugunita ang Human Rights Day tuwing December 10. And this year, ito din ang 75th anniversary ng Universal Declaration of Human Rights. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang tatlong maikling tula mula kay M. Berry, Dr. Rifat Al-Arir at Erickson Acosta. And then, makikinig tayo sa pulso mula sa mga kababayan na taga St. Jamestown. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Talakayan at Usapan segment, or Pinoy Tayo for short, kung saan mapapakinggan natin ang interview kay Mrs. Edith Burgos, chairperson of Free Jonas Burgos Movement, past president of Desaparecidos Philippines, council member ng Karapatan Group at secretary general of International Coalition Against Enforced Disappearance. Mag-uusap tayo tungkol sa human rights situation sa Pilipinas. Hindi rin makukompleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listening sa GTA. Ayan, so para sa ating special episode today dahil Human Rights Day ngayon, pag-uusapan natin ang human rights situation sa Pilipinas sa ilalim ng rehimen ni Marcos Jr. So mula sa report ito ng Karapatan, isang human rights organization sa Pilipinas. Mula July 1, 2022 hanggang November 30, 2023, ito ang mga bilang ng kaso ng paglabag ng civil and political rights ng mga mamamayan. Get ready mga karadmig dahil mahaba itong listahan. 87 na ang biktima ng extrajudicial killings, 12 na mga desaparecidos o iwinala, 39,769 ang biktima ng indiscriminate firing, 316 ang biktima ng illegal or arbitrary arrest, 22,391 ang biktima ng pagbobomba sa kanayunan, 24,670 na mga sapilitang ipinalika sa kanilang mga tahanan, 552 ang mga pursahan o peking pinagsurrender, at 1,609,496 ang mga biktima ng pananakot, harassment, at intimidation. Talagang kitang-kita sa report na ito na hindi tumigil ang pananupil ng Estado sa mga tao. Kaya pala sinasabi ng mga progresibong grupo na ang Estado ang terorista. Oo nga, kaya matindi rin ang panawagan na buwagin ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil isa ito sa mga ginagamit nila para patahimikin ang mga kritiko, ang mga manggagawang nasa union, mga leader ng komunidad, mga estudyante. Kung hindi naman sila pinapatay, sila ay iwinawala o ikinukulong. Galing din sa reporta ng Karapatan, as of November 30 ngayong taon, umaabot na ng 795 ang kabuuang bilang ng political prisoners, kung saan 159 ang kababaihan, 98 ang may sakit, 78 ang matanda, at 17 ang National Democratic Front of the Philippines consultant at staff. Sa ilalim ng rehimeng Duterte at Marcos, umaabot sa 84 ang naging political prisoners. At ngayong nagpapatuloy ang peace talks sa pagitan ng Government of the Philippines at NDFP, dapat respetuhin yung 1995 Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, na winakasan kasi yan ni Duterte noong February 2017. Yung JASI, ginagarantihan niya yung immunity at safety ng mga individual na involved sa peace talks. So maraming hinuli nung winakasan ni Duterte yung JASI, pero ngayong may peace talks na, dapat irespetuhin na yan at pakawalan yung mga political prisoners. Patuloy pa rin ang pag-atake din sa mga media workers at journalists sa Pilipinas. Umaabot na sa 4 na journalists ang pinatay sa ilalim ni Marcos Jr. at kabuuang 199 na pinatay na journalists since 1986. Napakaraming kaso ng paglabag ng karapatang pantao sa ating bansa. Pero hindi lang sa Pilipinas ito nangyayari. Isipin na lang din natin, sa ilalim ni Marcos Jr., mas dumadami pa yung mga napipilitang umalis para magtrabaho bilang OFW
dahil sa kawalan ng trabaho, social services at healthcare sa Pilipinas. At karamihan sa kanila, tinitiis nila yung mga hindi makataong kondisyon na trabaho sa trabaho nila. Marami ang nagiging biktima ng physical, emotional at sexual na karahasan at marami ang pinagsasamantalahan. Kaya ngayong Human Rights Day, mahalagang alamin natin ang tunay na sitwasyon sa ating bansa. Manawagan ng katarungan para sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao at tumindig ng masiguro ang kaligtasan at pagrespeto sa karapatan ng bawat mamamayan. Tama! At pag-usapan din natin ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa ibang bansa tulad na lang din ng genosidyo o genocide na nangyayari ngayon sa Gaza mula sa pag-atake ng US at ng Israel. O nga, grabe nga itong mga nangyayari sa Gaza. Noong nakaraang araw, nabalitaan ng natin ang tungkol sa mga lalaking Palestinian na dinedetain, hinubaran, blindfolded at pinaluhod sa isang kalye sa Northern Gaza. Sabi nga ni Shawan Jabarin, Director of the Al-Haq Human Rights Organization, "This is inhuman, it amounts to torture, and more than that, it's a war crime and a crime against humanity." Sige, tara, mas pag-usapan pa natin ang mga pangyayaring ito. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman, magbalik na naw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At ako po ulit si Diane. Welcome to Filipino Word of the Week, where we will share a new Filipino word each week from different languages in the Philippines. Did you know there are approximately 130 Philippine languages in the Philippines as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. For this week, we bring to you the Filipino word gasa, which refers to a loosely woven cloth typically made of cotton when used for bandages, and of silk for dress trims. In English, the word gauze is thought to have been derived from the French word gaze or Spanish word gasa, whose origin is attributed from the Arabic word shaj, spelled Q-A-Z-Z. This word means silk and comes from where the fabric originated, the Palestinian city of Gaza. Sige, gamitin natin to sa isang sentence. Ang paggamit ng gasa ay isang simple, mura at mabisang paraan ng pagpagaling ng ating mga sugat. Nakakalungkot ang irony doon sa sitwasyon sa Gaza, kung saan naimbento ang gasa. Dahil pinipigilan ng Israel na pumasok ang mga healthcare supplies na kailangan-kailangan ng mga Gazans. Kadalasan, ang naririnig lang natin sa balita ay yung mga pinatay ng IDF, na sa ngayon ay umaabot na ng 17,000 ayon sa Reuters since October 7. Pero marami pa rin yung mga sugatan at may sakit na dahan-dahang namamatay habang naghihintay ng pagdating ng tulong. Marami pa rin mga nawawala. At tumataas ang bilang na yan, no, as we speak, dahil patuloy yung pagbobomba at pag-aatake ng Israel sa Gaza. Ang sabi nga sa Reuters ay mas mahirap na rin bilangin ang casualties dahil sa pagwasak ng Israel sa healthcare system at sa mga pangunahing infrastructure sa Gaza. Oh, sige, ako naman, ha? Gagamitin ko sa sentence. Ang sentence ko ay, walang bilang ng gasa ang makakapagpatigil sa pagdurugo ng puso ng taong bayan para sa nasasaksihan nilang henosidyo ng mga Palestino. So, kitang-kita natin sa iba't ibang sulok ng mundo, matindi ang pagkakaisa ng mga Pilipino para sa mga Palestino at sa kanilang panawagan na itigil ang kolonisasyon ng Israel sa Palestine. Mula nga sa bagong alyansang makabayan, sabi nila, quote, "There are many similarities between Filipinos and Palestinians. We both have a history of fighting colonialism. We both aspire for a society where there is genuine development, peace, freedom, and democracy. We both are opposed to human rights violations, but there can be no genuine peace without justice. There can be no freedom and democracy under foreign occupation and aggression." End quote. Salamat sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na yan dahil it's a really good way to expand our vocabulary and to learn more about our history at nangyayari sa ibang bansa. Maraming salamat, Diane. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako si Diego. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento.
For this week, meron kaming special na handog na tula. Ang unang tula ay pinamagatan na Because of Us na isinulat ni M. Berry, isang makata galing sa New Zealand at kanyang ibinahagi noong November 9. Maganda itong tula na ito at connected siya sa ating word of the day na ibinahagi ni Diane kanina. This morning I learned the English word gauze, finely woven medical cloth, comes from the Arabic word gaza, because Gazans have been skilled weavers for centuries. I wondered then, how many of our wounds have been dressed because of them, and how many of theirs have been left open because of us? Itong susunod na tula naman ay isinulat ni Dr. Rifat Al-Arir, isang makata at professor of literature sa Islamic University. Siya din ang co-founder ng We Are Not Numbers Project. Siya ay pinaslang ng airstrike galing sa Israeli occupation. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. Rest in peace kay Dr. Rifat Al-Arir. Ito ang huling tweet niya noong December 4. Sabi niya, quote, "The Democratic Party and Biden are responsible for the Gaza genocide perpetrated by Israel," unquote. Ito po yung caption niya sa video na niretweet niya showing Vice President Kamala Harris echoing the same rhetoric na Israel has the right to defend itself. Ang masasabi naman ng Palestinian Youth Movement, quote, "The Zionist entity, the U.S. and Western imperial states bear responsibility for his assassination, along with the ethnic cleansing of 20,000 martyrs in Gaza," unquote. Ang sunod na tula ay isinulat naman ni Erickson Acosta. Si Erickson Acosta ay isang musikero, manunulat at revolusyonaryo. Siya ay naging political prisoner din noong 2011 to 2013. Siya ay pinalaya mula sa pagkakakulong matapos ng alisin ng Department of Justice ang mga kaso kung saan siya ay na-frame for illegal possession of firearms at explosives na isinampa laban sa kanya. Mahalaga din ang kanyang papel bilang consultant ng NDFP during the 2016-2017 peace talks for the drafting of the agreement on socio-economic reforms, and he participated in the formal peace talks and discussions of the reciprocal working committees. Ito ang kanyang tula na pinamagatang November 13, 2011. 9 months ago today, the state took from me the following. Number 1. A cellular phone, the make and features of which my wife once described to be impossibly antediluvian. Number 2. A computer notebook, blamelessly Chinese and functioning. Number 3. And one particular non-gadget, belonging in fact to the category of the non-object yet, whose loss can be so dreadfully concrete, you'd swear never again to spell it in small letters. Freedom. Muli ako si Diego, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula, at marami pang iba na nagdiriwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. At ang bonus na handog namin para sa inyo ngayon ay ang kantang Stop Business As Usual na isinulat at kinanta ni Kim Mortal. Nirelease niya po ito nitong November 28. Please enjoy. Business, 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 business. I don't wanna write a record, I wanna reflect the past. Stop business as usual.
usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business, 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 business. I don't wanna write a banger, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. It's land back from Philippines to Palestine. It's time to uprise till we're all free. Fuck individualism, this is collective wisdom. No more consumerism, tune into global rhythms. We make the revolution irresistible. Leaning on each other, holding them accountable. They don't give a fuck about us, but we will still talk shit. We designing graphics, we reciting telephone scripts. We got our receipts, local our archivist. We flood an inbox, the mayor's office. We calling his shit, don't be complicit. We boost the info, and we bear witness. We taking our lead from indigenous. We unstoppable, we won't say silent. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Kafia's on the street, traffic blockage. A politician sips his cocktail and funds the rockets. We yelling ceasefire, your hands got blood in them. He licks his fingers, calls on his minions. They turning humans into robot cops. Slaves to empires, brains whitewashed. They put whiteness in religious laws. Gave them rights to enslave, mass graves, land theft, prison jobs. Real love's in decolonization. Total liberation of our nation. Stop the killings and the occupation. Changing, using radical imagination. Together we're amazing. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business as usual, stop the genocide. I don't wanna write a record, I wanna reflect the time. Stop business, 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 business. Sa ating Pulso segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na taga St. Jamestown. Bakit po kayo pumunta sa Canada in the first place? Gusto namin magtrabaho, ganoon, para may pangpamilya. Anong pinaka-challenging sa pagiging Pilipino sa ibang bansa? Yung work, yung lifestyle, family, quality time. Dami rin pala. Siyempre, mostly challenging yun. Tsaka yung minsan, kailangan magtrabaho, iwan mo yung mga anak mo. Yun yung minsan wala kang time, di ba? Yun. Combine ng bills. Yun ang number one. Ano bang kahalaga ng union? So, union, may beneficyo ka para sa mga health mo. Minsan, meron nagre-reklamo dahil dyan delay. Pero laking tulong din yung union. Konti lang naman yung binabawas sa'yo. Gugusto niyo po bang bumalik sa Pilipinas? Like, doon yung pinira? CPA. Oo. Bakasyon. Bakasyon. Masaya rin po. Maganda yung bakasyon. Business pan, balik ka dito, balik doon naman. Ganun lang lagari. Ano po bang kalagayan sa Pilipinas ngayon? Sa inyo pong opinion. Medyo maganda ngayon. Magandang Pilipinas ngayon. Maganda ngayon ang Pilipinas dali kay Marcos. Yung rent sa apartment. Tumaas ng $45. Dati 20. Siyempre, yung mga groceries, tumaas din ang lahat ng bilihin dyan. Dati 100, makakabili ka ng isang linggo. Ngayon, yung 100, ano lang, gulay lang yun. Yung sweldo po tumaas? Tumaas nga, pero ang konti lang. Ano naman ang maitutulong naman? Cents lang ang itataas. Yung sa akin kasi, yung isa kong work, 1595 lang dati. So, itinaas nila, yung itinaas lang ng ano, yung 1650 lang. So, ano yun? So, anong maitutulong? Naghihirap ko. Narinig niyo na po ba yung jeepney face out? Sa Maynila yata. Nakikita naman sa inyo siya. Tatanggalin naman yung mga jeep. Ano pong masasabi niyo po tungkol doon? But paano naman yung mga mahirap na ulang-ulang ibibili ng ganong talaga ng sasakyan na bago ngayong sasakyan? Mahal naman yung sasakyan na bibili nila. Mahirapan sila. Tulad yung mga driver ngayon, mahirapan din sila. Hindi dapat nila gawin yun kasi mahirap naman yun. Mga negosyante lang pwedeng gumawa ng mga malalaking mga yung ginagawa nilang bagong bus ngayon na ginagawa nilang mga ano mudir na ano mga bus na ginagawa nila. Hindi maganda yun. Para sa mayayaman lang yun. Yung mahirap ng mga ari ng jeep wala nang magagawa sila. O ano man yun sila, anong magkuha nila sa anong kalagayan nila ngayon kung matagal yung mga jeep nila. May mensahe po ba kayo para sa ibang mga kababayan natin na nandito sa Toronto? Konting TS. Siyempre nagbabago naman yung ano. Sabi 2025, so makakabangon yung Canada kasi naman namin yung government kasi nagkaroon ng problema, yung crisis dyan, yung war, tapos yung pandemic. So, okay. Ito ba mensahe nyo sa ibang mga kababayan natin dito sa... Magsipag. Magsipag, tis-tis lang. Makakaraw. Yan. At yan po ang ating Pulso segment sa linggong ito. Maraming salamat sa mga nagbabahagi ng kanilang opinion at karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105.
Huwag kayong alis mga kababayan. Makakasama natin si Mrs. Edith Burgos, Chairperson of Free Jonas Burgos Movement, past President of Desaparecidos Philippines, Council Member ng Karapatan Group, at Secretary General of International Coalition Against Enforced Disappearances. Mag-uusap tayo tungkol sa human rights situation sa Pilipinas. Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Makakasama natin today si Mrs. Edith Burgos, ang Chairperson of Free Jonas Burgos Movement at ang Secretary General ng International Coalition Against Enforced Disappearances at Council Member ng Karapatan Group. Mag-uusap tayo tungkol sa human rights situation sa Pilipinas. Kasama natin ngayon si Mrs. Edith Burgos. Welcome po sa Radyo Migrante, Mrs. Burgos. We're so happy to have you here with us today. Kung pwede na lang papakibati ang ating listeners at ipakilala niyo na rin po ang inyong sarili. Magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Bumabati po sa inyo mula Pilipinas, Edith Burgos po. Mula nung nawala si Jonas, that was 2007, nagbuo kami ng grupo, ang tawag namin sa grupo namin, Free Jonas Burgos Movement. Mula noon hanggang ngayon, ako ang chairperson. Ang miyembro nito, mga pamilya, relatives at saka mga kaibigan ni Jonas, na hanggang ngayon, tuloy-tuloy na katulong namin sa paghanap. Member din ako, past chairman ng Desaparecidos Philippines, saka council member at large ng Karapatan, at saka secretary general ng International Coalition Against Enforced Disappearances. Salamat po, Ms. Burgos. Ito pong episode for this week ay saktong-sakto para sa Human Rights Day na ginugunita tuwing December 10. Gusto lang po namin tanong, ano po ba ang kahalagahan ng araw na ito para sa inyo? Alam niyo, importante itong commemoration na to, Human Rights Day, tuwing December 10. Kasi nakakalimutan minsan ng iba na meron tayong dapat na ipaglaban na karapatan. Kasi kailangan paglaban dahil inaalis sa atin. Itong mga karapatan na ito, kumbaga innate. The moment you're born as a human being, kasama na yan sa dignidad ng pagiging tao, pagiging human. Ang celebration ay para magkaroon tayo ng mas matinding awareness, pag-aalala, at saka para yung mga magkaroon ng mas matinding political will ng mga nakaupo sa pwesto para ma-promote yung respeto sa mga karapatan ng tao at saka yung mga kalayaan na nakalagay sa deklarasyon ng human rights na adopted by the UN during the General Assembly in 1948. So nandiyan nakalagay yan dyan na dapat irespeto, dapat maalala. Kaya lang, nakakalimutan, nakikita natin nangyayari ngayon sa mundo, di ba? So, talaga importanteng ipaalala na meron tayong mga karapatan talaga na dapat yan ay kaakibat ng pagiging tao. Oo nga po. At yung po nung brings us to our next question. Ano po ba ang mga pangunahing issues sa paglabag sa karapatang pantao sa ating bansang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr.? Ay, anak ko, Wayne, kung lilista natin, kung sabi natin, napakahaba na listahan. Para sa akin, ang pangunahing problema ay political will ng leadership. Yung will na dapat protektahan ang mga karapatang pantao. At siguro naman, nadidinig niyo yung mga balita na talagang tuloy-tuloy pa rin ang impunity at walang accountability. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang paglabag ng karapatang pantao. Tulad nung war on drugs, yung nakaraang presidente, walang habas na pinapatay na lang kung sino-sino na lang. At ang masaklap nun, hindi lang yung basta-basta na lang may mamamatay or babarilin, kundi ina-encourage pa. Marami tayong nagdidinig na madali lang hanapin ngayon na at the tip of our fingers yung mga speeches, mga talks sa mga past presidents, makikita natin na yung immediate past president ay walang kaya magsabi na ay patayin yung mga yan kasi I hate drugs. The right to life is the first right of a person. Maganda din dalawin natin yung total meron naman tayong madali lang mag-google, di ba?
dalawin natin kung ano yung mga karapatan natin. Sa Pilipinas, ang hinaharap natin ay yun yung culture of impunity, walang accountability, kaya ang dami pa rin pinapatay, ang dami pa rin nawawala. At yung mga taong mga nasa kanayunan na hindi masyadong maprotektahan ng human rights defenders, sila ay nadi-displace dahil sa sunod-sunod na pagbomba. Ang ano po ang nakakapalala ng problema ay ang pagpasa ng mga batas na wine-weaponize ngayon ng gobyerno kontra sa tao na dapat nga batas ang magtanggol, no? The problem is that they weaponize the laws. Laws are passed so that oppression and persecution continue. Mm-hmm. Oo nga po, tita. At ang pagkakaalam ko nga rin po ay nito lang, pinag-uusapan kung papapasukin na ba ang ICC ulit para sa pag-iimbestiga. Ayan po. Ano po bang masasabi niyo doon sa pabalik-balik, back and forth na usapan patungkol sa kung mapagpapatuloy na ba ng ICC ang kanilang pag-iimbestiga sa Pilipinas? Patungkol dyan sa war on drugs. Kung mapapasukin yun, ang nakikita ko lang kasi ngayon ay ang grabe yung hypocrisy. Ano? Sasabihin nila, oo, we respect human rights. Pero may mga nag-oppose na papasukin ang ICC. Lately, merong mga press release na pag-aralan yon para pumasok. Ang totoo talaga, dapat talagang pumasok because local laws, mechanisms do not work anymore. Doon nga dapat pumasok. Laging ang rason, huwag papasukin kasi nagbabiolate ng ating sovereignty. But if the local laws do not work to protect people, then kaya nga tinayo yung ICC para matulungan tayo, maibalik yung mga nawalan nating mga karapatan. Hindi lang natin nararamdaman kasi masyadong abala ang tao. Maghanap buhay, no? Survival. And very, very little attention is given to human rights. And you move and advocate or campaign to defend your right only if you are personally affected. Na hindi dapat nga lahat kasi you never know when you'll be the next victim or member of your family will be the next victim. Kaya nga talaga meron tayong celebration na ganito para paalala na dapat talaga ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Ayun, thank you po. Ito pong sunod kong tanong, gusto po naming malaman kung ano po bang masasabi nyo sa kaganapan na nangyari ngayon sa Gaza? Kasi isa po yan sa mga nagbabagang balita ngayon, yung genocidio or genocide na nagaganap sa Gaza. Paano po ba nakaugnay din ito dun sa karanasan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa o nasa Pilipinas? Alam mo, lungkot na lungkot ako dyan. Kasi nakikita naman natin ang images, di ba? On TV, sa online, na ang innocent victims are the ones who are killed. Yung mga walang hawak na baril, yung mga bata, mga babae, matatanda, kahit na lalaki, lahat naman yan. Pero ang nakakalungkot nga, parang wala nang konsyensya na kahit sino pwede na lang barilin. It's a very, very sad thing because it's not only in Gaza that this is happening. Tingnan nyo sa Myanmar, pareho din nangyayari yan. Tingnan nyo rin sa Africa, yung mga middle, mga villages doon, genocide, nangyayari din yan. At sa Ukraine, nangyayari din yan. Pero ang the thing that really stands out is that there is so much hate, there is so much violence. Parang lahat na lang gustong isolve through violence. Of course, you can never solve violence by being violent. Nakakalungkot na ang kaya lang nating gawin sa malayo ay ipagdasal silang nandoon. Pero tama ka, Wayne, nakaugnay din yan sa atin. Kasi alam naman natin, ang diaspora, daming Pilipino na nandoon. Pero ang tanong, bakit sila nandoon? Dahil hindi nila mahanap sa Pilipinas yung katuparan ng kanilang their dreams, their aspirations, hindi nila mahanap dito. Given a choice, sino may gustong umalis sa pamilya? Sino may gustong mapalayo sa kanyang bayan? Pero sila nandun kasi kailangan dahil mahal nilang pamilya nila. So, yun lang number one, talagang link na tayo dyan dahil nag-direct victims sila. Thank God, marami na rin nakauwi. Pero meron ding mga namatay na mga Filipino doon. At sa ibang bayan din, ganun. Ang isa pa yung something that really touches me is that some of them who are given a chance to come back home would rather stay. Pinipili nila nandun. We do not blame them. We do not condemn this decision. In fact, dapat nga maawa tayo kasi
kahit na mahirap ang sitwasyon, they prefer to stay. It's because of the love for family. Ayun, admirable yun. Dapat sana makita ng gobyerno dito na kung maganda ang pagkakataon ng mga tao ditong magkapamuhay na may dignidad, hindi yan aalis. Bigyan ng oportunidad, mapaganda ang buhay nila. Pero sa amin pong nandito, kayo po ay malalayo, ano po, nasa Canada and all. But hindi ko na kailangan sabihin dahil alam na alam nyo yan. Kayo mismo, you yourselves live that kind of life. Maswerte lang kami kasi nandito kasama sa pamilya namin. But we also have to bear that. We have to sacrifice. We have to do what we can. Ang problema lang sa amin dito is we need to look beyond what we need economically. Kasi mas may mga importante pa para sa dignidad ng tao. And we do not want to lose that. Nabanggit nyo nga rin po, Tita, na napakalaganap ang paglabag ng karapatang pantao, hindi lang sa Pilipinas o sa Palestine, kundi sa iba't ibang parte rin ng mundo. Ano po sa tingin niyo yung dahilan kung bakit may ganitong international at o global na parang culture of impunity? So hindi lang po talaga sa Pilipinas itong culture of impunity, parang laganap na po sa ibang bansa, dahil kung internationally nakikita natin itong pagwawasak, you know, pagbobomba sa Gaza, pero patuloy pa rin siya, paano tayo ang mamamayang maaaring may gawin para makatulong na pahintuin yung mga ganitong paglabag ng karapatan ng mga tao? Siyempre, tuloy-tuloy yan kasi walang accountability. Walang napaparusahan. At yung mga dapat magparusa, dapat mag-implement ang law, silang mga nakaupo. Hindi nila gagawin yan because they want to stay in power. It's all about greed. Greed for power, greed for money, greed for control, and all. Nakakalungkot kasi pwede din naman sanang maganda ang buhay natin if those who are in power would really do their job of protecting people. Pero hindi nangyayari kasi nga, pag nakaupo na, ayaw na umalis. And once they are there, they have to kowtow to the desire of the military. Kasi sila yung magpo-protect on. And in the Philippines din, my experience of course is in the Philippines, the laws are not really implemented. We have the writ of amparo, we have the writ of habeas corpus. Yung case ng anak ko na was decided in our favor, the military was ordered to surface him and return him to us at whatever state, hindi naman sinunod. Nobody complied with the order of the Supreme Court, and yet nobody was punished. Nobody was found guilty of non-compliance. And di tuloy-tuloy lang kasi ganun. Actually, we learned later on na yung mga the people whom we have identified as abductors, na-reward pa nga, and they were even given scholarships, they were given trips abroad, and they were promoted. Ngayon, nakaupo, pinakamataas na pwesto dyan sa militar, sila yung mga nandun at the time when Jonas was taken. So, unless people who commit crimes are made to account for the crimes, unless that is done, tuloy-tuloy lang po ang impunity. But with the present political situation in the Philippines, you do not have much hope. Kasi alam naman natin, nakabalik ulit yung kapangalan ng dating diktador. At yun nga, nire-revise pa yung history at pinapalabas na those are golden years, and they refuse to talk about the human rights violations during the dictatorship. Nakakalungkot kasi sabi nila, if you forget, history will repeat itself. God forbid, kasi ayaw natin mangyari sa mga anak, mga apo natin na manirahan sa Pilipinas ng ganong sitwasyon. Oo nga po, Tita. Maraming salamat po dyan. Naiisip ko nga rin po itong kaso ni Jed at Junila na nagsalita sila against kung ano ba talaga yung totoong kinaranasan nila nung sila ay dinukot. At hanggang ngayon, meron pang pushback, no, mula sa military kung sila pa ang kinasuhan. So ngayon, taong bayan talaga nagsasama-sama para labanan pa yon ulit. At 'di ba, iniisip ko rin kung meron bang patutunguhan, meron bang ma-hold accountability doon sa kinaranasan nila. Oh yes, yes, there is hope. Very admirable itong ginawa ng dalawa. Janila and Jed are very, very young girls, no? And kung titingnan mo, napakaliit nila.
kagaya ko, maliit din sila. But the carriage, no, is so big that it is infectious. You know, I had a chance to hug them and to talk to them when we had our Thanksgiving get-together. And I asked them, how did it happen? Kasi syempre, alam nyo na sa balita kung paano nangyari, di ba? Kinuha sila, kinulong sila ng ano, how many weeks? And then they were coerced to sign a confession that they were surrenderists. Tapos hinarap sila ng NTF Alcac sa tao, di ba? Press con ng NTF Alcac yun. Then when they were there, sinabi ni Janila at saka ni Jen, tinatanong niyo po sa amin kung ano nangyari talaga. At totoo po, hindi po kami surrenderists. Abducted po kami, abductees po kami, and what. The carriage, no, in front of all these people, katabi nila yung mga sundalo eh. And I asked them, paano nangyari yun? Nung palang quiet moments nila na walang nakabantay, walang nakikinig, nagbulungan sila, sabi nila, sabihin natin talaga yung totoo. Pero alam natin kung anong pwede mangyari, di ba? They could have just been shot right then and there. Pero sabi nila, whatever happens, gawin natin ito, sabihin natin kung ano talagang totoo. And you know, if two young girls can do that, kaya din gawin ng iba. Grabe, ang all of us, I think, can do something. Yung iba, if you cannot really go out of the house, like old people older than me, you can pray for those who are in the streets. And those who have the opportunity, go out of the streets and say that we are for the truth. Alam mo, ang ganda na ngayon ng mga ano, ang dami na nag-re-respond sa calls for protest, calls for to speak out. Kailangan lang talaga magsalita. At wag matakot na do not censor yourself. Kasi yun ang pinakamasamang mangyari. Kung ikaw mismo, pipigilan mo sarili and not really fight for your right, hindi matutuwa yung mga ano perpetrators. Tutuloy nila talaga yan. Napakagandang ehemplo sila Janila tsaka sila Jed sa yes. Tapang. Mga babae na mga bata. Mm-hmm. Ito po ang huli nating tanong, Ms. Burgos. Ano po ang inyong panawagan o kung meron po kayong mensahe sa mga tagapakinig natin dito sa Radyo Migrante? Unang-una, lahat ay posible kung gumamit tayo ng pagdarasal. Nothing is impossible with prayer. We have a God who listens and a God who is just. For Him, nothing is impossible. Kailangan nga lang hingin natin. Pero hindi lang yon, kailangan din magsalita tayo. Kayo pong mga nasa malayong lugar na ano na nagsisakripisyo para sa inyong pamilya or talagang nandyan na kayo at that's where you have found your dreams, continue, you're living your dreams. Ang pakiusap ko pa, huwag niyo pong kakalimutan na sa Pilipinas, marami pong naghihirap dahil wala na silang boses, they're voiceless. You can be our voices. Yung silence po ng mga mahihirap dahil gutom, at wala namang walang power to fight the people who are in power, siguro pwede niyo po kaming tulungan by being our voices. Anyway, you are far from harm. And also, ang isang pakiusap ko ay marami pa po tayong political prisoners. Almost 800 of them, 780 I think more than 780 political prisoners. Baka pwede niyong masulatan yung pamilya, kumustahin lang, kung may kilala kayo, o di kaya matulungan yung mga anak makapag-aral, kasi marami po tayong ganyang mga projects dito. Yung mga desaparecidos naman, at saka lalo na yung mga IP na desaparecido, baka pwede niyo po ang tulungan through church groups. Marami kong pumupunta dito na immersion na galing sa Canada. In fact, kailan lang eh, meron kami hinost na mga batang pumunta sa ano sa mga live-live na lugar para makita nila yung buhay doon. Pagbalik nila, baka pwede ninyong suportahan sila para mapatingkad yung kanilang ano desire to serve others. For me, it is enough for now, for those who are listening na hindi pa nila alam na completely kung ano itong mga karapatan na to. Just to research and Google, ano ba itong mga karapatan natin na nilalabag dito? Lahat yan halos eh. The right to assembly, right to express yourself, the right to life, the right to education, the right to health. Alam niyo, halos kukunti na lang ang nakakaramdam ng mga karapatan natin yon dahil nga hindi ma-access dahil sobrang hirap ng mga tao. Yung pakiusap ko is to be involved. Malay ninyo, baka yung isang tulong nyo that can save a life in the Philippines.
Salamat po, Mrs. Burgos. Napakaganda po ng ating pag-uusap today. Ang dami po naming natutunan. At yung mga panawagan nyo po, nagustuhan ko pong napaka-konkreto niya talaga. So, i-share po namin yan sa aming mga listeners, pati na rin po sa aming mga connections. May example ako, isa lang. Nung kinuha yung aking anak, si Jonas, na nawala siya noong April 28, 2007, kinalagkan siya mula sa restaurant kasi kumakain lang siya mag-isa. Kinalagkan siya ng mahigit na, sabi nila apat na tao lang, pero ang sabi ng witnesses, mahigit na apat. Papunta sa parking space na binaba siya sa mall, mahigit 100 tao ang naka-witness nito. Kahit isa walang tumulong, kahit sumisigaw yung anak ko. Aktivista ako. Ang isip ko lang, kung may isa man lang na pinatid isa sa mga lalaking yun at magkaroon ng break, sana hindi nawala yung anak ko. Ang daming nakakita, ang daming nagkwento sa akin na nakita po namin, ma'am, pero wala po kaming ginawa. You could have just, you know, stretch your leg para lang ma-break, di ba? Isang tao lang yun. And sana hindi nawala ang isang tao. 16 years na yun hanggang ngayon. Yun palagi ko naisip yun. Kahit isang tao man lang, sumigaw man lang, walang kahit isang tumulong. So, ang ano ko naman, ang pakiusap ko, when you see that someone is in need, help at the moment, at the very moment when the help is needed. Maraming salamat po, Mrs. Burgos, for taking the time to speak with us today, sa inyong pong pag-share ng inyong kaalaman, ng inyong karanasan. The privilege to be able to reach out to others. Maraming salamat, Wings. God bless you. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating segment na Pinoy Talakayan at Usapan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happening sa ating community, narito ang mga events at announcements. As mentioned earlier, ngayon ay International Human Rights Day. Ang International League of People's Struggle ay nag-o-organisa ng isang rally at marcha sa may US Consulate dito sa Toronto. It's literally happening right now, so pumunta na tayo. Nandun din kami, so magkita-kita tayo sa may US Consulate. Sa North York naman, this month hanggang December 23, mayroong ongoing holiday fair in support of Epilepsy Toronto sa Mel Lastman Square. Shop local businesses. Next, on December 14, mayroong free screening ng documentary na pinamagatang Push. Ito po ay ipapalabas na Toronto Reference Library from 2 to 4pm. This film investigates the global lack of affordable housing with Canadian human rights expert Leilani Farah. On December 16th, may International Student Forum organized by Migrante Ontario para magpag-usapan ang challenges and realities of Filipino international students in Canada. Ito ay mangyayari sa Scarborough Civic Center from 9:30am to 1:30pm. Yes, and then later in the same day, ng 5pm, merong ding pinaplanong peaceful vigil ang ating mga kapong Pilipino sa harap ng office ni Liberal MP Rechi Valdez at 8 Maiden Lane. Sa may Misasaga po yan. They are inviting individuals and group performers to sing songs of peace and demand a ceasefire in Gaza. At kung hindi mo naman type kumanta, nangongolekta rin sila ng cash donations para sa mga Filipino and Palestinian refugees na kakarating sa Pilipinas. So pwede rin po tayong mag-donate. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang kalagayan ng mga kababayan nating migrante mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat sa inyong lahat for the opportunity to be your guest host again for this week. Kita kits next time, mga karadmig! Salamat, Diego at Waynes. And to you, listener, kagaya ko, sana marami po kayong natutunan from today's episode. Patuloy nating ipaglaban ang mga karapatan ng lahat ng nilalang sa buong mundo. Grabe, nosebleed. As masasabi ko po, totoong nag-nosebleed po si Diane. Ayan, sana na-enjoy ninyo ang episode today. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Mrs. Edith Burgos, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante
tuwing linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas.